sa isang video ni Kais Soto sa kanyang YouTube channel na Kais Journey ay meron tayong nakikitang mahalagang revelasyon na sinabi mismo ni Coach Melantin. Kumpirmado na ang target talaga ni Kai this year at ang pinaghahandaan ni na Coach Melantin ay ang paglalaro ni Kai sa Gilas sa Olympic Qualifying Tournament. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi kasama ang NBA Summer League sa pinaghahandaan ni Kai. It just happened na nakataga na sa bato ang paglalaro ni Kai sa Gilas, samantala ang paglalaro niya sa NBA ay nakadepende pa sa maraming bagay. Pero kinumpirma rin ni Coach Tim Cone na sasali si Kai sa mga NBA things. Which is ang ibig sabihin siguro ni Coach Tim Cone ay ang pagsali ni Kai sa mga NBA minicamps and workouts. And depending sa performance ni Kai, sa mga sasalihan niyang mga minicamps and workouts, ay dito nakasalalay ang kanyang paglalaro sa NBA Summer League and eventually sa pagkaroon ng isang NBA guaranteed contract. Pero kahit gaano pa karami ng mga interested NBA teams, ay limited pa rin ang time ni Kai dahil baka ma-burnout siya kung susobra ang mga workouts and minicamps na kanyang sasalihan. Kaya kung makaapat si Kai, ay siguro enough na yan dahil hindi naman ito paramihan, kundi ang importante ay maganda ang plano ng team at ma-meet ni Kai ang expectations ng mga NBA teams. Kaya ginagawa na ang lahat ni Kai upang makapag-perform at the highest level pagdating niya sa US. Sinisiguro ni Kai at ng kanyang kampo na hindi magugulat sa level ng physicality at skills ng mga aspiring NBA players at mga ganap na ng mga NBA players during the minicamps and workouts. Pero ano nga ba ang kaibahan this year and last year? Well, obviously, galing si Kai sa isang napaka-impressive na season sa Japan B-League at ang pinakamalaking kaibahan ay fully healthy na siya ngayon compared last year na may ininda na si Kai sa kanyang likod pero sumali pa rin siya sa mga minicamps and workouts plus the fact na nag-rigid training pa ang ating idol under Wasserman sa kanilang facility sa US last year. Kaya hindi na talaga kinaya ni Kai ang grueling workout and training at bumigay na siya ng NBA Summer League. Very obvious naman na halos hindi na siya makagalaw during the NBA Summer League. But everything is bound to change this year dahil fully healthy na si Kai at hindi lang yan. Mas lumalaki na ang kanyang katawan at lumalakas na. Not to mention na nag-improve na rin ang kanyang speed and quickness plus the fact na napakataas ngayon ng kanyang confidence. So in other words, lahat positive this year at meron pa siyang personal strength and conditioning coach. Kaya malaking bagay ang mga positive changes na ito going in sa mga NBA minicamps and workouts. Siguradong magugulat ang mga NBA teams sa malaking improvement ni Kai. And I am pretty confident na masurpass niya ang kanyang performance last year sa mga minicamps and workouts. Ginagawa ni Kai ang specialized program under Coach Melantin primarily to get him ready sa Olympic Qualifying Tournament. Ito kasi ang revelation ni Coach Melantin sa kanilang training video posted sa YouTube channel na Kai's Journey. So meron pa ang more or less isang buwan na mag-peak si Kai at ito na ang inaabangan natin ang paglalaro ni Kai sa Olympic Qualifying Tournament versus Latvia and Georgia. At balitang NBA naman, ineliminate ng Minnesota Timberwolves ang reigning champs na Denver Nuggets with historic Game 7 comeback. Ang Minnesota Timberwolves ay nagbalikwas para sa isang nakakamanghang 98-90 na tagumpay na nagtanggal sa reigning champion Denver Nuggets sa Game 7 sa kanilang second round NBA playoff series. Ang Wolves ay nagkaroon ng isang 54-24 run sa second half na nagpawi sa 20 points deficit at nag-advance sa Minnesota sa Western Conference Finals. Makakalaban nila ang Dallas Mavericks sa susunod na round habang ang Denver Nuggets ay uuwi na. Ang makasaysayang comeback na ito ay magpapasigla sa Minnesota habang naghahanda sila para sa kanilang laban contra Mavericks. Nagtulungan ang Timberwolves sa mga clutch performances sa fourth quarter mula kina Rudy Gobert, Anthony Edwards at 2024 Sixth Man of the Year na si Nez Reed. Naitaboy nila ang kahangahangang 34-point at 19-rebound performance ni Nikola Jokic
pati na rin ang isang malaking 37-point effort mula kay Jamal Murray. At nag-pull off ng history comeback ang Timberwolves. Sa kabuuan ng first half at sa simula ng third quarter, tila wala ang opensa ng Timberwolves. Paulit-ulit na lumalabas sa screen ang mga graphics na nagsasabing hindi sila nakakascore sa loob ng 5 minutes o hindi sila nakakagawa ng field goal sa loob ng 3 minutes. At nang umabot ang oras under 10 minutes sa third quarter, hindi pa rin sila umabot sa 40 points. Nang itaas ng Denver Nuggets ang kanilang kalamangan sa 20 points, tila imposible na mananalo pa ang Timberwolves. Ngunit sa natitirang bahagi ng third quarter, dahan-dahan nilang binawasan ang kalamangan sa pamamagitan ng malakas na depensa, mga transition buckets at tamang-tamang mga three-pointers. At papasok sa fourth quarter, isa na lamang ang lamang ng Nuggets. Lubos na napunta sa kanilang pabor ang momentum ilang minuto sa huling frame nang si Rudy Gobert ay nagtira ng isang turnaround fadeaway sa dulo ng shot clock at ito ay pumasok ng walang sabit. Kapag nagsimulang pumasok ang mga ganitong klaseng tira, well, it just might be your night. At talagang ito ang gabi ng Timberwolves. Habang sila ay lumayo sa huling bahagi ng laro upang makumpleto ang pinakamalaking Game 7 comeback sa kasaysayan ng NBA. Si Karl Anthony Towns ay isa sa mga pinakamagaling na big men ng kanyang panahon ay nagpakitang gilas rin. Pero ang kanyang karera hanggang sa puntong ito ay puno ng kabiguan at pagkadismaya. Kahit pa na madalas siyang nabibigo ng organisasyon, pero nang patuloy pa rin itong nagpamalas ng magandang laro. Ang Game 7 ay malayo sa pinakamalaking laro na kanyang nalaro. At sa credit ni Karl Anthony Towns, nagpakitang gilas siya ng malaki upang madala ang Wolves sa Western Conference Finals sa kauna-unang pagkakataon sa loob ng 20 years at sa pangalawang beses sa kabuuan. Ang tanging ibang power forward na nagawa nito sa Minnesota Timberwolves ay si Kevin Garnett. Well, hindi ito para ikumpara ang dalawang players, pero para ipakita ang kahalagahan ng kanilang nagawa. Sa simula, si Karl Anthony Towns, ang isa sa ilang Wolves na maganda ang laro, at ang kanyang 13 points sa first half ay napakahalaga. Nagdagdag siya ng 8 puntos sa third quarter, at kahit isang basket lamang ang kanyang naipasok sa fourth quarter dahil na foul trouble ito. At ito ay isang putback slam na halos nagselyo sa laro.